mga pare, no nakaraang linggo mga pare, nakita nyo ba yung naging aksidente doon sa may T5? T5 buting kalayaan. Yung truck, 10-wheeler truck, sangkot doon sa motorcycle accident na kinamatay noong angkas na babae. So pagkakaalam natin mga pare, yun ay parang kalibin niya. So mataklap pa ang nangyari at namatay. Pero ang araw kasi doon mga pare, blind spot yung nadali niya eh. Sipin nyo, araw na araw pa. Araw na araw pa na nangyari yung eksenang ganun. So hindi siguro aware si rider yung tinatawag na blind spot. Gaya nito, nasa harap ko mga pare, o truck to. Itong pesto ko na to, blind spot pa to sa mga truck eh. So yun, yung dito sa may bandang kanan o bandang kaliwa, pag dyan ka pumesto, yan ay blind spot pa rin. So ibig sabihin ng mga blind spot na yan pare, hindi tayo nakikita ng driver sa side mirror. Hindi lang yan yung mga blind spot pare, pati ito sa unahan. Lalo yung mga flat nose na truck na tinatawag, na yung wala pang ano, yung halos walang harap. Ito, kagaya nito na sa unahan natin na truck mga pare, flat nose na truck to. So pag nasa unahan kayo, hindi ka makikita niyan. So blind spot yun. Yung iba namang mga truck, ito may mga nguso o medyo long nose na klase ng truck, ganun pa rin, hindi pa rin nakikita. So ayun o, oh, ayun kaganyan, nag-signal siya. Kung tayo ba sisingit dito, nasa blind spot na tayo eh, hindi na tayo makikita niyan mga pare. So ano kasi eh, yung iba kasi mga rider, basta na lang din, basta na lang din sila sumisingit na sumisingit eh, na hindi yata nila alam na delikado. Sipin mo, araw na araw na aksidente pa siya na ganun. Matatanggap mo pa kung gabi hindi ka nakita nung driver, putik araw hindi ka nakita, ikaw na may kasalanan doon. At malamang yung pasahero mo, yung angkat mo, tumatid doon sa likuran, kasi kitang-kita naman doon sa mga picture na nag-viral. So di ba? Kawawa doon. Oo, kawawa siya kasi nangyari yung ganun eh. Nangyari yung ganung eksena, kawawa si Angkat dahil nga nagdulot ng kamatayan niya. Sabi pa sa mga balibalita mga pare, kamamatay lang ng anak nila. Tapos yun naman nga nangyari sa kanya. So, ibig kasi sabihin nun mga pare, dapat mas lalo ka na nag-iingat. Kasi nga meron ng ganun eh. Yun, kagaya nun. Yung truck driver, nasa truck lane siya. May nangyaring ganun, di ba? So, damay na siya eh. Damay na siya. Mananagot siya, kawawa naman yung pamilya nun. Makukulong yun eh. Tapos nung makita pa sa mga interview, yung rider, galit pa dun. Diyos ko naman. Galit pa dun sa truck driver na kaysa sinabi niya na sinagi siya. Nasa truck lane nga siya. Anong ginagawa niya doon? Ako mga pare, dumadaan din naman ako dyan sa truck lane. Nagkakarosin lane pa nga ako eh. Pasaway ako minsan mga pare, pero ibig masabihin, ikaw mag-adjust. Kung alam mo mali yung ginagawa mo, ikaw mag-adjust. Ayun o, diba? Isang truck driver naman ang biktima ng maling kaalaman tungkol sa pagmamaneho ng motor. Siguro nagtataka kayo mga pare na dapat kinakampiyan ko yung rider, no? Kasi rider din ako eh. Pero hindi nga ganun yung mga pare. Dapat tinatama natin yung alam nating mali. Ewan ko hindi naman ako magaling hindi, sa aksidente kasi mga pare alam naman natin na walang magaling na rider eh. Kahit gano'ng kakagaling, kung talaga ma-aksidente at aksidente ka at pasaway ka, talaga mangyayari. Pero ang masaklap kasi niyan mga pare, makakadamay pa tayo eh. Diba? Yung nasa tama nyan, alam naman natin ang batas natin pare, kahit tama yan, at since yung
kasabay niya eh na-accident at namatay dahil sa kanya, eh kaso pa rin siya, di ba? Maluktot yung batas natin, pare. O dapat yan yung itama. Eh talagang maraming ano eh, maraming mga nadadamay. Oh, ito. Yan, kagaya nitong truck na to. Pasalubong natin siya. Hindi mo naman masasabi yung blind spot yun kasi nasa patalubong natin siya. Talaga namang nakikita na tayo niyan. Kawawa naman. Kawawa naman. Oo, namatayan siya. Sila. Namatayan sila ng kamilya nila at ano, dahil sa maling paniniwala ng rider. So, kasi gano'n naman mga pare. Hindi naman porque marunong tayo magmotor eh takbo lang tayo ng takbo. Titignan mo rin yung mga kasabay mo, yung mga kasunod sa likod mo, kaya tayo may side mirror mga pare, para tignan din natin yung nasa likod natin. Isipin lagi natin na may mga kasabay tayo, huwag tayong sumakay ng motor na tayo na parang tayo lang yung nasa kalsada. Isipin natin mga pare, mga mare, dalawa lang ang gulong natin. Ika nga eh, one miss we die. Konting pitik lang sa atin mga pare, pwede tayo mamatay. Tumimplang lang tayo na may kasalubong, pwede tayo mamatay. Kamalian lang natin, isang kamalian lang natin mga pare, pwede tayo mamatay. So, gugustuhin ba natin yon o di ba? Kasi umalis tayong maayos sa bahay. Nandoon yung pamilya natin, iniwan natin. O, gugustuhin mo ba pag uwi mo, nakakapun ka na? Diba? Kawawa naman. So may mga may pamilyang umasa sa atin eh. Kaya ganun. So sana mag-ingat na lang tayo mga pare. Sama sana. Yun nga, ikaw naman na rider ka, kay bago ka o datihan ka ng rider, eh aralin mo rin yung mga nangyayari sa paligid mo bilang rider. Yung sumakay ka lang dyan, nagpatakbo, ang bilis mo magpatakbo. Diba? Pero hindi mo naman pala alam yung mga road safety, mga signage, hindi mo alam. Kaya minsan nagkakaroon ng swerving, dahil eh, takbo lang ang takbo eh. Pagdating mo sa mga dulo, hindi mo pinansin yung signage, ayan, magkakaroon ng swerving, dulo na naman ng aksidente. So, sana aralin din eh. Aralin din ang mga rider natin. Kasi sabi ko nga, walang magaling na rider pagdating sa aksidente. Tandaan nyo yan mga pare at mare. Kung mag-iingat ka eh, sabi nila eh, diba? Kung mag-iingat ka, walang mawawala. Pero pag hindi ka mag-iingat, sigurado ikaw mawawala. O yung kasabay mo mawawala. Diba? Kasi sila naman eh, unang-una rin naman, hindi mo rin naman kailangan magsisingit. Kung hindi mo kaya, kung nag-aalangan ka, huwag may tuloy. Pag alam mo naman na pwede kang sumingit, ay tuloy mo. Ako mga pare, mga mare, masingit talaga ako. Hindi talaga ako napipirmi sa isang linya lang eh. Kasi kaya nga tayo nagmotor para sumingit. Pero hindi naman ibig sabihin na pag may bakante, hala, singit doon, singit dito. Ilagay mo rin sa tama yung pagsingit mo. Lalo yung iba, pakiramdaman mo yung ibang mga nakakasabay mo. Ayaw kang pasingitin. O, pag ganun, ayaw kang pasingitin, huwag mo na ipilit. Kasi siguradong doon magkakaroon ng aksidente mga pare. Huwag mo ipilit, kumbaga. Doon ka sa susunod sa sasakyan, sumingit. Saka, yun nga, may signal light tayo. Hindi naman porque sumingit tayo na sumingit, makakasignal light ka na kagad left or right. Pero kung kakayanin mo mag-signal, eh sumignal ka o kaya sumenyas ka. At pag nakasingit ka naman, approach mo naman sila na salamat. Taasan mo lang ng kamay yun, ikawayan mo lang. Alam na nila, maiisip na nila na na-appreciate niya yung ginawa ng rider na pinagbigyan niya ako. May isip na sinigitan mo na
natutuwa siya, kaya siya nagsasamba, may kinawayan siya kasi sinasingit mo siya. So, yun lang naman ang mga, ano eh, mga basic na kailangan natin sa pagdadrive, mga pare. Ito, yun o. Nasa carousel lane na naman ako, nasa bus lane ako. Bawal to ko sa bawal. Pero, sayang yung kalsada, mga pare. Tsaka itong mga ibang bus na to, minsan dumadaan din sila sa ordinaryong lane eh. So, sayang eh. Ang ano na ito, i-priority na lang natin sila. Kung nandiyan sila, o di bayaan mo sila. Kung nasa likod natin sila, o kunahin mo. O kaya, kunahin mo sila kung gusto mo. Kasi talagang mabilis yan. Maaaring hindi ka na naman mapansin yan kasi blind spot nga eh. Ito, yan o. Gaya ng pinapwesto natin ngayon, mga pare, blind spot to. Alam ba naman ng bus na mayroon siyang kasunod? Pag nag-sudden break lang yan, mga pare, hindi niya na alam na may tatalpok sa kanya na hindi alerto. Yun lang sana, mga pare. Mag-ingat lang tayo. Walang mawawala pag nag-iingat. May mawawala pag hindi tayo mag-iingat. Ganun lang yun. Simple lang ang ano, pagmumotor, pagdadrive. Kahit sa four wheels, pwede rin makayari yung ganyan. So, muli, right tip sa lahat. Sa Motorhead sa 24, paki-subscribe at maraming salamat sa nanood ng aking video. Ingat muli, mga pare. Cut.